Kapag naririnig natin ang isang lumang kanta, malaki ang tsansa na ito ay kundiman. Ngunit hindi na tayo gaano kapamilyar sa mga ganong uri ng kanta. Malamang hindi na rin tayo pamilyar kay Atang De La Rama. Maaaring narinig natin ang kanyang pangalan o naituro sa paaralan ang kanyang buhay. Pero ang tanong, sino ba si Atang De La Rama? Halina't sagutin na natin ang mga tanong na hindi tinatanong dito sa Kultura at Kasaysayan. Ipinanganak noong January 11, 1902 si Honorata Atang De La Rama sa Pandakan, lungsod ng Maynila. Maagang naulila at inalagaan ng isang babae na taga Gagalangin Tondo na si Pastora Matias at asawa nitong si Leon Ignacio na isa namang kompositor ng musika. Sa edad na 7 taong gulang, gumaganap na siya sa mga sarsuela at dahil dito magsisimula na ang kanyang karera at kasikatan. Pero ano ba muna ang sarsuela? Ang sarsuela o sarsuela ay isang halimbawa ng isang musical play o dulaang may kasamang pagkanta na may halong komedya rin. Nagtanggal siya sa mahigit 50 na sarsuela mula sa wikang Tagalog, Kapampangan, Ilocano at Espanyol. Ayon kay Prof. Xiao Chua na ikwento ni Atang De La Rama kay Dr. Ambet Ocampo na noong 10 years old siya at nag-e-ensayo sa Lucena sa lalawigan ng Tayabas, ay sinundo siya ng isang lalaki na tinatawag nilang Kastila at isinakay siya sa isang kain ng kabayo. Tahimik daw ang nasabing Kastila na ito at paminsan-minsan ay pinapaawit siya. Dahil una, mahaba ang biyahe. Hindi alam ng batang Atang De La Rama kung saan sila pupunta. Naiinis din ang bata dahil mainit at pinapakanta siya. Nang makarating sa isang ilog, pinasakay ang bata sa isang kasko. Ang kasko ay isang uri ng bangka na may silong. At pinakain siya ng kanin, kamatis at isda. Matapos at isang araw na biyahe mula Lucena, ay nakarating sila sa bayan ng Baler. Nakasalukuyang bahagi ng lalawigan ng Aurora. Nakarating sila Atang at ang Kastila sa isang malaking bahay sa bayan ng Baler at doon nakita niya si Doña Aurora Aragon na siyang aawitan niya. At ang lalaki na Kastila ay walang iba kundi ang future nating Pangulo na makikita natin sa 20 pesos na si Manuel Luis Quezon. Pagkarating nila, tinanong ng gitarista na ano ba ang gusto mong kantahin. Ang sabi ni Atang, kahit anong kaya mong tugtugin. Talented si Atang sa madaling salita. Madali niyang makuha ang himig at makakaimbento siya mula rito ng lyrics o titik. Hindi rin inakala ni Atang na yung Kastila ay magiging ikalawang pangulo ng Pilipinas at kalaunan makikita sila ulit sa Malacanang. Si Leon Ignacio, ang kompositor na nag-alaga kay Atang nung bata pa siya, at manunulat na si Hermogenes Ilagad ang bubuo ng sarsuela na Dalagang Bukit na magsisimula ng kanyang karera noong 15 years old pa lamang siya. Gagampanan niya ang isang flower vendor na may pangalang Angelita. At gaganap siya sa unang pelikula nito na hango sa sarsuelang ito. Ang unang aktres sa unang pelikulang Tagalog na gagawin ng ama ng pelikulang Pilipino na si Jose Nepomuceno. Sa kasamaang palad, walang natirang kopya ang silent movie na Dalagang Bukid ni Jose Nepomuceno at kinoconsider ito bilang isang lost film. Nagkaroon na mahigit 1,000 pagtatanghal ang sarsuelang ito na nasabi na may pinakamaraming pagtatanghal sa kasaysayan ng dulaang Pilipino. Tandaan na, pinakamaraming pagtatanghal sa kasaysayan ng dulaang Pilipino. Bukod sa Dalagang Bukid, isa pa sa mga nakilalang pagtatanghal niya ay ang Kiri, na nagkaroon naman ng 700 na pagtatanghal. Gumanap din siya bilang Doña Teodora Alonso o ang ina ni Dr. Jose Rizal noong 1956 sa pelikula na Buhay at Pag-ibig ni Dr. Jose Rizal. Hindi lang pag-aartista ang naging kabuhayan ni Atang De La Rama. Nakilala rin bilang manunulat si Atang De La Rama. Gumawa siya ng mga dula tulad na lang ng Anak ni Eva at Bulaklak ng Kabundukan. Naniniwala din siya na musika ang kaluluwa ng bansa. Kung kaya pasisikatin niya ang kundiman sa bansa. Ano ba ang kundiman? Ang kundiman ay isang kanta o love song na gumagamit ng 3/4 beat at nabuo noong pananakop ng Espanyol. Ilan sa mga kantang pinasikat niya ay Ang Bayan Ko at Mutya ng Pasig. At syempre, ang ginagamit niyang kanta sa Dalagang Bukid na
nabasag ang banga. Nagtanggal din siya ng kundiman at iba pang kantang Pilipino sa mga Aita ng Zambales at Sierra Madre, mga Bagobo ng Davao at iba pang mga lumad sa Mindanao. Kaya nga tatanghalin siya bilang reyna ng kundiman at zarzuela. Nakakuha rin siya ng maraming parangal, sertipiko at medalya mula sa kilalang mga institusyon. Tulad na lang ng Presidential Merit Award noong 1966, binigyan din siya ng titulo bilang reyna ng kundiman, mutya ng dulang Tagalog ng Philippine Philharmonic Society noong 1968 at pinarangalan at inabutan pa ng plaque ng Surian ng Wikang Pambansa noong taong 1964 at marami pang iba nang dahil sa kanyang kontribusyon sa larangan ng sining at kultura. Ipinakilala rin niya ang kundiman sa iba't ibang bahagi ng mundo tulad na lang sa Hong Kong, Shanghai, Tokyo at Estados Unidos kung saan may malaking populasyon ng mga Pilipino. 1932, papakasalan ni Atang de la Rama si Amado B. Hernandez na kilalang manunulat at labor leader noon. Kumpara sa alam nating tahimik ng mga babae sa bahay, iba si Atang de la Rama kung saan iminumungkahi niya ang pagprogreso ng mga kababaihan sa lipunan. Noong World War II, gumanap siya sa mga vaudeville, isang form ng entertainment noon na may kasamang kantaan at dulaan at komedya. Katulad din ito ng zarzuela. 1950, nakulong si Amado B. Hernandez dahil sa pinaghinalaan siya kasama siya sa pagpo-plot ng rebelyon kasama ng mga komunista. Napakawalan din siya kalaunan at napatunayang inosente. Namatay si Amado B. Hernandez noong 1970. 1979, hinirang siya bilang reyna ng kundiman at kinanta ang kanta sa zarzuelang Dalagang Bukid, ang Nabasag na Banga. Naging aktibo sa lipunan at pinagpatuloy ni Atang de la Rama ang mga pinaglalaban ng kanyang asawa na si Amado B. Hernandez. Tandaan natin, labor leader siya. Nagtanghal siya sa mga rally o kilos protesta at mga programa na inorganisa ng mga samahan ng mga kababaihan. Tulad na lang ng Paniti Kababaihan, isang literary group, ang Women Auxiliary of the Confederation of Labor Organization at ang Women's Association ng Gagalangin Tondo. Nakilala rin si Atang de la Rama sa pagtulong sa kanyang asawa ayon sa Philippine Panorama noong 1983. Ay naku, si Ka Amado, labor leader, konsehal, makata at manunulat. Lahat na lang na hindi mapagkakakitaan na sa kanya na. Mabuti na lang at broad-minded ako at nalalaman ko ang tulong na ginagawa niya sa mahihirap at sa mga manggagawa. Pag may welga, magpapakuha yan ng sako-sakong bigas at lata ng biskwit. Kaya't palaging laslas ang bulsa ni Atang de la Rama. Ayon sa profesor na si June Cruz Reyes, maaaring si Atang de la Rama ang naka-impluwensya sa pagiging aktibo ni Ka Amado B. Hernandez sa mga problemas ng lipunan kesa siya ang naka-impluwensya kay Atang. Nasaksihan ni Atang de la Rama ang paggamit sa kantang Bayan Ko na isa sa mga kantang pinasikat niya sa People Power Revolution noong 1986. 1987, pinarangalan siya bilang National Artist for Music and Theater ni dating Pangulong Corazon Aquino. Halos nakalimutan na siya ng mga tao at bumalik lang ang interes sa kanya matapos magkaroon ng isang tribute sa kanya sa CCP Little Theater. July 11, 1991, umanaw si Atang de la Rama sa edad na 89 at nilibing sa Manila North Cemetery katabi ng kanyang asawa. May isang kalye sa Cultural Center of the Philippines Complex o CCP Complex ang nakapangalan sa kanya, ang Atang de la Rama Street, at isang health center sa Tondo, Manila. Nagkaroon din ng stage play na tungkol sa kanyang buhay sa produksyon ng Dulaang UP na pinamagatang Atang. Naway huwag nating kalimutan ang makulay na kwento ni Ka Atang de la Rama at naway magsilbi siya bilang inspirasyon sa lahat ng Pilipino ngayon. Hanggang dito na lang, ikaw, ano ang kwento ng kalye mo?